Isa pong napakagandang araw, Kuya Eric. Ang kwentong ito ay nangyari ng mga unang taon ng pagsasama namin ng aking asawa. Siya nga pala. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Kadyo. Matiwasay kaming namumuhay ni Lenny sa isang baryo. Pinili kasi naming doon na manirahan dahil sayang naman ang lupang aming nabili. Dahil sa lawak ng lupaing naibinta sa amin, nagpasya na lang akong magsaka at nang mabantayan ko ang aking asawa na kasalukuyang 7 buntis na. Labis-labis ang aking pangamba dahil binalaan na kami ng matatandang napapadaan sa aming bahay na may mga aswang daw sa kabilang baryo. Hindi pa man kami nakakaranas ng harap-harapang pang-aswang. Subalit naging balisa ako tuwing sasapit ang gabi. Dahil doon, tiyak na may pag-ataking gagawin ang mga aswang. Kapag naamoy nila ang sanggol na nasa sinapupunan ng aking asawa, sabi ko, habang abala sa pag-aararo sa bukid, dahil nais kong matapos agad at nang makapagtanim na ng mais, minadali ko ang aking trabaho. Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-aararo nang mapansin kong parang natataranta ang aking kalabaw. Dahil doon ay inalam ko kung ano ang dahilan. Nang tingnan ko ang kanyang balat, laking gulat ko nang makita ang isang napakalaking linta na kulay puti. Nakakapit iyon sa kanyang balat at dahan-dahan itong sinisipsip ang dugo ng aking kalabaw. Disturbo namang linta ito. Bakit kaya may mga linta rito? Sambit ko sa aking sarili. Nilapitan ko iyon at nang kukunin ko na sana sa balat ng alaga kong kalabaw, bigla iyong nanigas at nahulog. Sa kabutihang palad, bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa ang lintang iyon, nagawa kong masalo iyon. Napapunot-puno ako at napatanong sa aking sarili. Nang dahil nang unang nakita ko ang linta ay buhay na buhay iyon. Pero nang mahawakan ko, naninigas na at nagmistulang bato. Hindi kaya isa itong mutya? Naisip kong malalaman ko rin kung mutya ng linta ang aking nakuha. Itinago ko iyon sa aking bulsa at saka muling bumalik sa aking pag-aararo. Kahit na napakalawak ng bahagi ng lupaing aking nabungkal, hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Pakiramdam ko ay dumubli ang aking lakas at parang hindi ako kagad nawawala ng enerhiya. Pagka-uwi ko sa bahay, inilihim ko iyon kay Lenny. Sinabi kong sobrang uhaw lang ang aking nararamdaman dahil sa pag-aararo. Lingid sa kanyang kalaman ay nakakuha ako ng mutya ng linta nang siyang naging rason ng matindi kong uhaw. Makaraan ng ilang linggo, nabulabog kaming mag-asawa dahil sa malakas na kalabog mula sa aming bubungan. Nag-init ang aking pakiramdam, kaya't naisip kong aswang iyon. Agad akong napabangon at napatingala hanggang sa makita kong may bahagi ng nipang atip namin na lumulubog ng kaunti. Tiyak na diyan nakapwesto ang aswang. Sambit ko habang nakahawak sa balat kong sobrang init. Umanta ka sa akin. Marahan akong naglakad patungo sa kusina at nang naroon na ako'y kumuha ako ng itak. Dahil nagsisimula nang kumalus ko sa ibabaw ng bubungan namin ng aswang, ay sinasabayan pa niya ng paghuni. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Lumabas ako sa aming bahay at saka nagpasyang umakyat sa bubong. Naisip kong harapin ng aswang at nang maturuan ko ito ng leksyon. Pagkaakyat ko sa bubong, agad kong nakita ang isang mabalahibong nilalang na nakaupo roon. Nagbabaga ang kanyang mga mata at kumakaskas sa nipang atip namin. Kita ko rin naglalaway siya, kaya't napasigaw na ako para kunin ang kanyang atensyon. Ako ang harapin mo! Ang dalawa magtuos nang matuto kang demonyo ka. Pagkatapos kong sumigaw, walang pagdadalawang isip akong
sumugod sa aswang. Nakataas noon ang aking isang kamay na may hawak na itak. Nang makita ko ng aswang na papalapit sa kanya, umatake rin siya sa akin. Kitang-kita ko ang pangil niyang matutulis. Bago niya ako tuloy ang masagpang, tinaga ko siya sa kanyang liig. Nagawang iwasan iyon ng aswang, kaya't hindi ko siya natamaan at hindi niya rin ako nasagpang. Akmang tatakas na sana ang aswang noon nang mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Pili siya nagpumiglas. Subalit parang napakahigpit ang aking hawak na kahit anong gawin ng aswang ay hindi niya magawa ang makatakas. Papatayin kita! Sigaw ko. Mabilis kong itinaas ang aking kamay na may hawak na itak at walang pag-aalinlangang tinaga iyon. Nagawa ko siyang tamaan sa kanyang kaliwang braso, kaya't nasugatan ito. Dahil sa aking ginawa, napaangil ang aswang. Ramdam ko ang galit nito, kaya't naghintay ako sa kung anumang gagawin niya. Ilang sandali pa, ipinakita niya sa akin ang kanyang pangil. Bahagya niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay at saka lumundag sa akin. Hindi ko na nagawa ang makailag. Dahil doon ay nagawa niya akong buwalin. Nabitawan ko rin ang aking itak at tumilapon iyon sa lupa. At ng mga sandaling iyon, umibabaw sa akin ng aswang. Pinagkakalbot niya ako sa aking muka at sa kapilit na sinasakal. Kahit na anong pagkalmot ang kanyang ginagawa, parang himala na hindi niya ako nagagawang sugatan. Ramdam ko ang kirot dulot ng pag-ataking niyang iyon. Pero hindi ko nakitang nagkasugat ako. Hindi mo ako kaya. Papatayin kitang aswang ka. Umanda ka sa akin. Pilit na sigaw ko. Habang sinusubukang magpumiglas mula sa kanya. Marahil ay napansin ng aswang na hindi niya ako nagagawang sugatan. Kaya't pinuwersa niya akong sakalin. Hinayaan ko lang siyang sakalin ako. At saka ubusin niya ang kanyang puwersa. Nang naramdaman kong humihina na ang pagkakasakal ng aswang sa akin, pinilit ko siyang itulak. Ginamit ko ang buong lakas sa pagtulak sa kanya. Dahilan para tumilapon ito sa hindi kalayuan. Bago pa man siya makabangon, nilapitan ko siya at saka sinipa. Buong lakas iyon. Kaya't nagpagulong-gulong ang aswang patungo hanggang sa nahulog siya sa lupa. Nang marinig ko ang tunog ng pagbagsak niya, ay napangisi ako. Naisip kong masama ang pagbagsak niya dahil malutong ang naging tunog ng kanyang mga buto. Iyan ang nararapat sa mga kagaya mo. Sa oras na hindi ka alis at patuloy kang mag-aasam sa aking asawa at magiging anak, tutuluyan na kita. Lumundag ako patungo sa kanyang kinabagsakan. Subalit nang tingnan ko ang paligid, napakunot noo ako. Saan na kaya napunta ang demonyong iyon? Tanong ko sa aking sarili. Nagpalingalinga ako, pero hindi ko na talaga siya nakita pa. Dahil doon ay nakiramdam ako sa paligid, hanggang sa may napansin akong gumagalaw mula sa madilim na bahagi. Tiyak na iyan ang aswang. Noong mga panahong iyon, ay nagkataong mamasa-masa ang lupang aking inaapakan. Dahil doon, hinubad ko ang aking tsinelas at umapak ako ng direkta sa lupa. Agad kong naramdaman ang enerhiyang dumadaloy mula roon. Kaya't inisip kong hindi ako makikita ng aswang. Naglakad ako patungo sa direksyon niya. At sakto ring lumabas siya patungo sa maliwanag na bahagi. Napangisi na lang ako ng abot tahinga dahil alam kong hindi niya ako nakikita. Ito pala talaga ang bisa ng aking mutya. Mabuti naman. At kahit papaano, ay may maitulong din ito sa akin. Dahil hindi nga ako nakikita ng aswang, nagpasya na lang akong hanapin kung saan bumagsak ang aking itak. Makaraan lang ang ilang minutong paghahanap, ay nakita ko iyon. Lagot ka sa akin, aswang ka. Sabi ko pa sa aking sarili.
Dinampot ko ang itak na iyon at saka patakbong lumapit sa aswang. Marahil ay naramdaman niya ang aking paggalaw pero hindi niya ako nakikita. Dahil doon ay naging panay ang kanyang paglinga upang ako ay hanapin. Bakit yan mo ako hinahanap? Nandito ako oy. Sigaw ko at nagpakita ako sa kanya. Napaangil ang aswang. Subalit bago pa man siya makagawa ng kung anumang hakbang, ay tinaga ko siya sa liig. May kalakasan ang aking pagtaga, kaya't nagkaroon siya ng malalim na sugat. Napaangil ang aswang ng may kalakasan. Pero kasabay noon, bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Hindi pa ako nakontento sa ginawa ko sa kanya. Muli ko pa siyang tinaga sa kabilang bahagi ng kanyang liig. At bago pa man makailag ang aswang na iyon, tinamaan ko na siya. Kasabay ng pagtaga ko, napugutan ng ulo ang nasabing aswang. Bumagsak sa lupa ang kanyang ulo. At unti-unti na rin bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Iyan ang nararapat sa mga kagaya mo. Kung di ka lang sana nangahas na tumungo rito, hindi yan mangyayari sa iyo. Sigaw ko. At saka pinagsisipapa ang kanyang ulo at katawan. Ilang sandali akong natigilan doon. Hanggang sa maisip kong baka may iba pang aswang na makakaalam sa aking ginawa at atakihin kami dito. Dahil doon ay nagpa siya akong dalhin ang kanyang ulo at katawan sa isang ilog sa aming lugar. Medyo may kalayuan iyon. Pero alam kong walang makakakita sa akin dahil sa tinataglay kong mutya. Nung naroon na ako, walang pagdadalawang isip kong tinapon ang ulo at ang katawan ng aswang sa ilog. Pagkatapos noon, umuwi na ako at saka ibinalita sa aking asawa ang buong pangyayari. Magmula noon ay wala ng aswang ang umaatake sa amin.